Magandang umaga, netizens. Ngayon pa'y araw ng Biyernes, October 21, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy po ang paglapit ng bagyong Obet sa ating kalupaan. Inaasahang tatawid at magdudulot ng masungit na panahon ang bagyong Obet sa extreme northern Luzon mula ngayong araw hanggang sa Sabado. May mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil naman sa ITCZ. Sa kasalukuyan, taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na 45 km per hour at bugsong 55 km per hour. Kumikilos pa rin ito westward sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa pag-asa, ito ay inaasahang lalakas pa at posibleng maging isang tropical storm habang tumatawid sa extreme northern Luzon. At inaasahang direktang maapektuhan muli nito ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Neneng sa extreme northern Luzon, particular na po sa Batanes, Pabuyan Islands, mainland Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. Signal number 1, nakataas pa rin sa Batanes, Pabuyan Islands and the northeastern portion of mainland Cagayan. Bukod naman dito sa bagyong Obet, ay isang potential na bagyo ang maaari muling mabuo sa loob ng ating area of responsibility at posibleng makaapekto sa Eastern Visayas, Bicol Region, Central Luzon at Eastern Mindanao. Paalala lamang po, ang mga nasabing forecast ay posible pa rin na magbago kaya patuloy lamang po tayo na mag-antabay ng iba pa nating weather updates at sa mga updates po na ipapalabas ng pag-asa. Ang pinagsamang epekto ng bagyong Obet at paglakas po ng amihan ay posibleng magdulot ng hanggang sa malalakas na mga pag-ulan at malakas na pagbugso ng hangin sa extreme northern Luzon. Pinakaramdam ang epekto nito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao at Abra. Posible ring maging maulap at magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan at ilang pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon dahil po sa epekto ng sirkulasyon ng bagyo at amihan. Saan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, Visayas at Hilaga at kanlurang mga bahagi ng Mindanao dahil sa ITCZ at localized thunderstorms. Samantala, opisyal na pong diniklara ng pag-asa ang panahon ng pag-iral ng northeast monsoon o amihan, kaya asahan na ang paglamig ng ating panahon lalo na pagsapit ng gabi hanggang sa madaling araw. Kaya patuloy pa rin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa bantapon ng pagbaha at pagkuho ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.